So, welcome guys to Wine Trading Channel. Bali, daily stock review ulit tayo. So, quick ano lang, quick intro lang. Kung bago ko sa channel, click mo yung subscribe. Hit mo yung bell para ma-notify ka daily. So, nag-update tayo ng stocks, pati forex. So, may forex na tayo ngayon. Lahat ng link sa description, check nyo yan. Pati yung mga previous sa video natin, nakalink lahat yan. Yung mga lessons, mga chart updates, stock updates. Forex, crypto, update nandiyan lahat yun. So, start na tayo. Again, PSE, syempre, yung pa rin. Quick pa rin yung ano talaga yung index natin. So, hindi talaga ako bullish dito. So, again, nasa mga bago nanonood, sa mga luma, alam na nila ito, below 8,000, sideways to bearish ako, tapos below 200 DMA. So, not so good para sa akin. Yung PSE natin. So, jump na tayo sa mga, siyempre, may mga outliers naman kahit ganyan yung market. Start ako kay B-Core. Ang ganda ng ginalaw ito. Solid, oh. Solid talaga ginalaw nito. Pull out natin ng RSI para ano, makita natin kung anong tsura niya. Ayan, oh. Ito talagang, ano, ang, momentum na momentum. Yung momentum trader sigurado nakapasok yan dito. Hindi lang nila ito makapasok kung hindi nila ito agad napansin. Pero for the past few days, dire-diretso yung angat niya. So, syempre, medyo ano to, mahirap na habulin. Sa totoo lang, mahirap na siya habulin. Pero kung titignan ko ito na support level based on my personal plotting to guys. Ha? Ito, kasi 3 days naglagay yung price dyan. So, first, naging siyang resistance, tapos naging siyang support. Okay, support na resistance, doji candle. Tapos, support ulit. So, ito, para sa akin, malakas na level yan. Tatlong beses yan, tinest niya yan. So, pwede itong, kung may follow through to, maganda. Pero, syempre guys, ingat tayo rito kasi parabolic na siya. Okay, so, solid yung parabolic niyan from this breakout. Okay, so 40% na, more or less. Sabihin natin dito na talaga yung pinaka-official na breakout niya, itong area na to. So 27%. So good pa rin naman. Pero syempre, ayaw natin pumasok nang maiiwan tayo sa taas hanggat maaari. Sa ganito, optimal yung entry natin kasi isang mali lang, pwede agad ma-hit yung cut loss mo dyan. Okay, kung hindi man maipit ka agad. Okay, Bicor, as long as nasa momentum state siya, pero mapansin nyo habang umaangat siya, declining na yung volume. So, tingnan din natin yan. Pero, all in all, healthy pa itong stock na to. Okay? Si Frutas, daan na natin. Para sa isang mga, ano, Frutas holders. So, yan. Sa daily pa lang to guys. Basag na. Actually, okay pa sana to nung ano eh. Okay pa sana to nung, andito pa yung ano eh, price niya eh. Nandiyan pa yung presyo, okay pa sana. Kasi at least hindi pa siya nag-close below talaga. Pero yun nga, since ang bias ko, personal bias ko, yung mga candle wick, napaka-importante niyan. Para saan, history, binabalikan talaga ng price. So yun, kinover niya. So, itong ganitong galaw ng candle, kasi mabara ng 15 minutes. Tingin ko walang sign ng reversal yan. Kasi tulak na tulak, wala siyang upper wick eh. So, ito yung pinaka-ano niya talaga. Ito nang yung nag-hold sa kanya. 1.30. So, kung mapapansin nyo to guys, yung last time, pinlat ko to. Kasi naghahanap ako ng bounce nung bumagsak siya. Actually, nasa 1.30 to, almost. 1.30. Kaya rin bias ko rito, 1.30, 1.35. Boy nga, nabasag na. 1.31 pala. Okay. So, nabasag na yan. Okay. So, tingin ko, not so healthy na. Halos lahat ng ano ngayon, ng IPO na lumabas, bukod kay KPPI na nag-massive play talaga. Ito rin, nag-massive play naman to. Kaso, yun talaga, nakadrop sila ngayon bago mag-end yung taon. So, kung maaari, iwas muna tayo dito. Pag nakakita tayo ng sign ng reversal, pwede tayo pumasok. Ito na yung huling trade ko ngayong ano eh. Unang trade ko ng December, tapos hindi pa nasusundan. After ko mag-cut kay San, tapos pinasok kay Frutas, tapos yun, hindi naman siya nagpakita ng ano. Ng reversal na dito. Kasi ang safe, para sa ang safe bet dito ah, personal opinion, pinaka safe bet dito pag nag-break ng 1.60. Pero pag nilaro mo ng downtrend dyan, ganito, kailangan quick cut ka agad sa kanya.
Gawin lang kay Frutas. RCI. So, RCI. RCI. So, nung shinare ko to sa group actually, ano ko, tinitingnan ko to sa Golden Cross eh. Although, napakaano naman kasi talaga nito. So, bigla na to sumulpot. Ang laki ng volume, 72. So, check natin yung Golden Cross. Kung paano ko to tinignan. Okay. Alam to sa group, sa ano namin, sa Telegram group namin. So, nagsishare kami doon, di lang ako. Marami rin mga experienced traders na doon. So, tinignan ko to sa Golden Cross. EMA 250 crosses over 200, EMA 50 crosses over 200. So, may mga, syempre, may mga setup tayo na yung pang EMA lang, pang trailing, pang crossover. So, syempre, magandang arsenal natin dapat para at least sa anong kind na ito. Sakto, nakatutok pala yung araw doon. Ito yung tinignan ko dyan, EMA cross. Tapos, yung pinaka-buy syempre dito, buy at the bounce. Lagi naman ganun. Kasi pag nag-EMA trail ka, ang dynamic support mo, as well as sa, ang dynamic support mo, syempre, yung 50 EMA kasi yun ang lower time frame. Tapos ang pinaka last line of defense mo yung 200. Which is nung time nga na yun, maganda naman yung bounce niya dito kasi mahirap to i-trade. Siyempre guys, hindi ko ganun ka lang daling i-trade kasi mas prone ng whipso sa ganito eh. Sa gantong stock. So good yan. Umangat pa rin. Tingnan natin kung kaya basagin yung RSI 70. So, pag nabasag yun, doon natin tingnan magandang entries sa kanya. So, potential for momentum to, sana magtuloy-tuloy. Okay, so si ASX, gumanaw din kanina. ASX. Yan, si ASX. Ganda ng ganilaw nito. Ganda ng bounce niya. Itong gusto kong i-ano dito, gusto kong i-highlight dito guys. Tanggalin ko lang. Kung ito lang ito, napaka ano, yung simpleng ano lang talaga, plotting, support level. Okay, nasa support level siya. Tapos ang pinaka idea dito is yung price action ng candle ngayon. Okay, itong dalawang price action ng candle na to, kita rin yung halos pareho ng dynamics nito, kaso hindi siya ganung 100% na pareho. Ang kaibang kang kagandahan dito, pagpatak niya ng support, may mga buyers na pumasok, although inaabangan ko talaga sa 200 EMA trail kaso syempre hindi siya sakto na ano, medyo mataas pa eh. Pero okay lang. At least diyan na siya nagbounce. Tapos sa doji, sabihin nasa support zone pa rin siya, indecision candle. So, alam naman natin pag ganyan, malaki yung chances, okay, not sure pero malaki yung chances na magkaroon ng transition ng galaw. Okay? So kung sa nakita mo siya sa resistance level, pwede siyang bumaba. Pag nakapit siya support level, pwede siyang umanga tulad nito. Red doji siya. Spinning top actually. Sa resistance level yan, yung time na yan, bumaba siya. So ito na sa support. So tingnan natin kung aangat. So meron kayong at least first window is 16 to 26% window to. So tapos yung cut nyo is kung nakapasok kayo ng green na, first green na, aggressive entry yan. Pero kung EOD kayo pumasok ngayon, kasi sa EOD kayo nakapasok, ay more or less medyo heavy yung cut nyo rito. Ay sabi 9%. Pero depende sa inyo kung gagawin yung percentage cut. Sa akin kasi pag ganito, quick cut lang ako kasi pababa siya eh. Kung pataas yan, pwede kang bigyan ng, ano yan, ng provision na mataas na cut loss. Pero pag ganyan pababa, so quick ako dyan. Quick ako sa pagtakat sa kanya. Okay. Yun, MWH. Bisitahin natin si MPI. Kung buhay pa. Uy, dire-diretso pala yung baba ng MPI. Wala guys, ito quick lang. Talagang ano. Hintayin nyo muna ito ng recovery kasi massive to. Pero ito masarap saluhin eh. Ibig sabihin na hindi siya masarap saluhin na ano na wala kang plano. Iba yun, magkaiba yun. Masarap nung laruin sa bounce. Quick bounce lang talaga. Okay, yung mga ganito, nasa 15 minutes, tapos maganda yung galawan ng ano niya, ng candle niya. Kailangan may recovery. So, paglalaro ka ng bounce, kahit maaari, bababa mo yung time frame. Kasi ang hirap laruin ng bounce sa daily lang titingnan mo.
parang napakawalang, para sa akin ah, hindi siya masyadong logical thing. Kasi hinahanap natin at least good entry, okay? Hindi naman siya masyadong 100%, pero at least optimal yung entry mo, tapos yung cut mo, minimal. Kasi kaya mga binababa ng ano yan, ng time frame, para yung cut mo, ma-minimize mo. Okay, so pag na-breach yung certain level at tinitingnan mo sa lower time frame, out ka na. So regardless kung babalik pa siya o hindi. So kailangan set in stone yung rules natin. So 7% kung yan ang galaw na titingnan mo, 15 minutes with high allocation, good volume. Okay yan, makakaano kayo, makakaano kayo. Makaka-profit din kayo diyan. Okay, so last natin, check tayo ng si ASPH, gumalaw din to eh. So basitahin natin yung mga hot stock dati na ano na. Na deads na bigla, nawala ng mano ng steam. So yan, malapit na. 200 EMA rate na ano, tinitingnan. Sana pumasok. So, 200 EMA, set tayo ng good cut. Tingnan natin kung papasok sa ano. Magiging maganda yung bounce nyo. So yun lang muna guys. At try ko lang mag-review mamaya. Tsaka mag-share ng ibang ano, ng ibang insights sa mga charts. So yun lang guys. Thank you and God bless.